Delikado pa rin yung buhay natin. Yung pati yung presidente ng Pilipinas nasa likod ng pagtangkang pagpatay sa ating lahat. Araw-araw pa rin tayo nasa peligro na eh. Paano na po gagawin natin? Siguro, mas maganda sigurong lisanin na natin yung lugar na to sa lalong madaling panahon. Kausap ko si Chief Ricarte nung isang araw. Sabi niya, hindi niya nilabas sa media o kahit kanino yung nangyari sa atin. Kaya malamang sa malamang, ang iniisip pa rin ng mga dumali sa atin, patay na rin tayo. Eh, anong gagawin natin? Maski ngayon tutuluyan natin, wala tayo eh. Nay. Andun yung kapatid ko sa Barangay Esperanza. May minana kaming bahay sa tatay namin. Pwede tayong magsama-sama muna doon habang naghahanap kayo ng malilipatan. Eh, di ba sabi mo hindi kayo okay ng kapatid mo? Paano kung lahat kami maging pabigat doon? Parang mali eh. Ako, sasama na lang po muna ako kayo, ha? Tama. Tama po si Pretty. Magkasama muna kami. Hindi. Kung saan mo kami mapunta, kami na po bahala din. Ako ho, uwi muna ako ng probinsya. Doon ko ililibing yung labi ni ate kasama si Lolo tsaka si Lola. Ako po, Aling Alma, may pinsan naman po ako sa Zapote. Dikit ko po yun, kaya siguradong matutuwa po yun kung doon ako sa kanya titira. Itong dalawang bata, pwede naman kayong sumama sa akin. Lalo na si Nenek B, habang wala si ate mo. Sumama na lang kayo sa akin, ha? Ang ibig sabihin, mag-iiwa-iwalay na po tayong lahat, no? Nakakalungkot kasi parang pamilya na po tayo dito, eh. Ganun din naman po ako, eh. Mula nung nawala yung lolo ko, kayong lahat na po yung tumayong pamilya ko. Ano ba? Panandalian lang naman to, eh. Ipapalamig lang tayo. Magkikita-kita pa rin tayo. At naniniwala po ako, babalikan tayo ni Elias, pati ni Bane. Magbabayad lahat ng may atraso sa atin. Basta, huwag natin kalilimutan ng isa't isa, ha? Oras na maayos ang lahat, mabubuo tayo ulit. Kasama si Elias, mabubuo tayo bilang pamilya. Tama po, may Alma.